sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang ina na sinubukang protektahan ng kanyang anak mula sa katotohanang tudurog sa kanyang puso at pagkatao. Siya ay si Adelaida. Pamilyang binuo ng ina at amang mapagmahal at responsable. Ito ang uri ng pamilyang pinangarap ko para sa akin nag-iisang anak. Ito rin ang uri ng pamilyang kinamulatan niya. Ngunit, totoo nga ang kasabihan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Oh, Mike! Bakit higap ka ng hikab? Nagpuyat ka na naman kagabi, no? Tumawag kasi si Papa eh. Oh. Nagkwentuhan kami tapos hindi ako nakatulog kaya kinuha ko na lang yung research paper namin. Eh, ngayong umaga ako ilaantok. Jesus! Aantokin ka niya sa klase. Huwag lang, ma. Sa ulihan na lang ako upo para hindi ako mahalata ng teacher namin na natutulong. Aray ko, ma! Bakit ka nang umurot? Sige, subukan mo matulog sa klase. Joke lang. Eh, ano naman ba kasi ang pinag-usapan niyo ng papa mo at mukhang na-excite ka na naman. Eh, hindi ka nakatulog. Eh, wala naman, ma. Sabi ko lang sa kanya, ibili niya ako ng bagong laptop pag-uwi niya rito. Few months from now. Humingi ka na naman sa kanya? Ikaw talaga? May laptop ka ba naman ah? Ah, bibili ko lang niya last year. Eh, naglalambing lang naman talaga ako kagabi kay papa eh. Kaya pumayag naman siya. So, wala na akong magagawa. Kakaya na sa papa mo. Eh, bakit naman ako mahiya sa kanya? Papa ko siya, ma. Eh, kisa naman humingi ako sa ibang tao, di ba? Mas mainam lang sa sarili kong ama ko humingi. Ate, sabi mo nun, sasabihin mo sa kanya kapag gumraduate na siya ng high school. Eh, anong petsa na? Kagraduate na siya ng college, hindi mo pa rin nasasabi ang totoo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, natitiyak ko mahihirapan ka rin. Ay, alam mo, kung ako nasa kalagayan mo, baka graduation pa lang sa kinder ni Makmak, sinabi ko na sa kanyang sumakabilang bahay na ang papa niya. Ay, naku, Ina, oo. Ate Adele, habang tumatagal, lalong nasasanay si Makmak sa buhay na mayroong isang ideal family. Napilit mong ipinararana sa kanya. Ang inaalala ko lang, baka sa ibang tao niya pa malaman ng totoo. Ha? Bahala ng Diyos. Kung dumating ang panahon yun, edi, haharapin ko na lang. Pero sa ngayon, hindi ko talaga kayang saktan ang anak ko. Ay. Hindi ko kayang pagmasdan ang mukha niya. Habang pinagtatapat ang isang malungkot na katotohanan. Ayun, ma. Ayun na si Papa. Natatanong ko na siya. Oo, nakikita ko. Excited na ako. Pa! Mac, malayo pa siya. Lalapitin siya dito. Huwag ka na sumigaw. Namimiss ko si Papa eh. Ikaw talaga? Pa! Makmak! Ay, naku. Sige na nga. Salubungin mo na. Tulungan mo na siya sa mga bitbit niya. Oo. Pa! Pa! Naku ha. Lalo kaya itong tumangkas. Mas matangkad na ako sa'yo. Akin itong mga gamit mo. Itong bag ko na lang. Ako na itong iba. Mabigat tong bag na to. Pa! Andito na si Papa. Oo! Masipi naman, hindi ko nakikita. Gula nung bata ka hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Pakiramdam ko tuloy, artista ako sa ting umuwi ako eh. Hindi na nga yun nakatulog eh. Alas 10 pa lang na umaga, gusto nang pumunta rito sa airport. Ay, andun yung kotse, nakaparada. Ay, tara. Pa,
Dala mo ba yung laptop ko? Nako. Ay, nagot. Nakalimutan ko. Ano? Ikaw lang ang hinihintay ko, Adelaida. Kung gusto mo nang sabihin sa kanyang totoo, tutulungan kita magpaliwanag. Kuya, natatakot ako. Ay, wala ka naman pamilya. Hindi ba pwede magpanggap ka na lamang na tatay niya habang buhay? Sa totoo lang, sa ganitong edad, naiisip ko, paano kung bigla akong magkasakit o kaya atakihin? Paano kung bigla akong mamatay? Tatanggapin kaya ako sa langit gayong halos 20 dekada akong nagsinungaling sa isang inosenteng bata? Kuya... Nakukonsyensya na rin ako sa ginagawa natin kay Makmak. Oo, masasaktan siya. Pero, kahit anong gawin natin pagpapanggap, hindi na natin mababago ang katotohanan, Adelaida. Naku, Makmak, mataas ang lagnat mo, tapos nagchichill ka pa. Tita, ayoko magpadala sa ospital. Takot ako. Ano ka ba? Sasamahan ka naman namin. Eh, kahit na, takot na ako eh. Ina! Ay, ate! Ate, kailangan mo nang dalhin sa ospital ang anak mo. Eh, ano kaya sa tingin mo sakit niya? Nurse lang ako. Wala akong kakayahang mag-diagnose ng sakit. Pero tingin ko, hindi simpleng lagnat lang to. Ma, ayoko, ayoko. Namumutla ka rin eh. Tara na! Dadaling ka na namin sa ospital. Huwag, ayoko nga eh. Sasamahan ka namin. Ako, ang tita mo at ang papa mo. Kahit na, ayoko. Tuturukan nila ako ng injection dun eh. Ayoko, takot ako sa injection. Makma, kung ayaw mo lumalaya ang sakit mo, sumunod ka sa akin, ha? Wala isa man sa atin na may type ng dugong kailangang isalin sa kanya, Adelaida. Ito na yata ang panahong hinihintay natin lahat. Dumating na. Ate, anong plano mo? Kailangan na ni Makmak na masalinan ng dugo. Ina, samahan mo ko. Ha? Eh, saan tayo pupunta? Pupuntahan natin ang ama ng anak ko. Sino sila? Nasaan si Tomas? Bakit may nahanap ang asawa ko? Oh, asawa? Bakit? Kasal ba kayo? Ina. Sino ba kayo? Ang tanong ko ang sagutin mo. Nasaan si Tomas? Wala siya rito. Rosie! Oh, wala pala ha? Umalis kayo! Umalis kayo! Sino ba yan? Ano? Tomas! Baka mga taga-DSWD nagsusurvey! Bakit? Oh. Adelaida! Ano'ng ginagawa mo rito? Oh, nahiga ka rito. Dandahan. Okay na ako, tita. Thank you. Mag-iingat ka sa susunod, ha? Kung ayaw mo na uling makonfine sa ospital ng ilang linggo. Eh, hindi ko naman gustong magkasakit, ha? Oo na. O siya, mag... Marami. Si Papa. Ha? Nasa labas. Oo, nasa labas. Si Mama. Tatawagin ko. Bakit? Ano bang kailangan mo? Wala naman. Gusto ko lang silang makakita. Makmak. Bakit, tita? Tandaan mo. Love na love ka ni tita, ha? Alam ko yan, tita. May sakit ka man o wala, masaya o malungkot, nandito lang ako. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ako, ha? Okay. Thank you, tita. Hmm.
ang seryoso nyo? Hinintay talaga namin makarecover ka muna sa sakit mo. Bago namin ito sabihin sa iyo. Anak, alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Oo naman, pa. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Kaya ayaw na namin patuloy kang paglihiman. Naniniwala akong nasa tamang edad ka na para maunawaan ang ganitong klaseng bagay. Tomas! Ma? Anak, sa kanya galing yung isinaling dugo sa iyo nung nasa hospital ka. Siya ang tunay mong ama, Mac. Ang papang kinagisnan mo. Ay, nakatatanda namin kapatid ng tita Ina mo. Patawarin mo sana kami. Kung itinago namin to sa iyo ng napakahabang panahon. Ikaw palang totoo kong tatay. Medyo mas bata ka palang tingnan sa personal. Ibig mong sabihin, Ma? Alam ko na po ang lahat. Matagal na. Paano? High school pa lang ako, alam ko na. Hinihintay ko lang talagang sabihin niyo sa akin ng totoo. At hinihintay ko rin makita siya ng personal. Anak. Huwag mo kong tawagin, anak. Oo, nabuo ako dahil sir, pero hanggang doon lang ang pagiging ama mo sa akin. Si Papa Bird pa rin ang itinuturing kong ama. Patawarin mo ako, anak. Matagal ko na po kayong pinatawad. Hindi ko naman naramdaman ang kawalan niyo sa buhay ko, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Maganda naman ang buhay namin ni Mama kahit wala ka. Igit sa lahat, masaya kami. Sana ikaw din at ang pinili mong pamilya. My goodness! Hindi na ako mapakali kanina sa trabaho. Akala ko darating ako dito na parang may nangyaring dilubyo. Pero, oh, ate, totoo bang sinabi ni Kuya Burr? Alam mo, kahit ako, hindi rin ako makabaniwala. Ay, para ako nabunutan ng tinik sa lalamuna kanina. Isa lang ang ibig sabihin nito. Lapalaki natin na maayos si Makma. Alam mo, Kuya, yung man takot ko na baka kamuhian niya tayong lahat. Napawi kanina na sabihin niya matagal niya nang alam ang totoo. Ay, salamat sa Panginoon. Dininig niya ang prayers ko. Kahit bira lang ako manalangin. Dito! Ay! Mac! Andito ka na pala? Yes! Oo, I'm here. Pa! Hindi pa ba tayo kakain? Tutong na ako eh. Oo, kakain na tayo. Oh, umiiyak ka na naman? Hindi. Tita, kanina pa yan umiyak si Mami. Ang tawag dyan, tears of joy. Ma, ina umiyak. Oh. Ayan, yakap mo kasi. Lalo tuloy na iyak. Mabaho ko yata eh. Bagong ligo ako ha. Eh, nako, tara na nga kayo at nagugutom na rin ako. Kumain na tayo. Tara na, Ma. Kumain na tayo. Oo na. I love you, Ma. Naku. I love you forever and ever. Ilang taon na nakakalipas mula na mangyari yun. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko lahat. At yun ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Doon ko napatunayan, hindi pala ako nagkulang sa anak ko. Naramdaman niya ang pagmamahal namin sa kanya, kaya hindi siya natinag kahit ng pinakamasakit na katotohanan ng kanyang nalaman. Ako po si Adelaida, at ito ang aking buhay. Madalas, ang mga alalahanin natin ay lumalaki at nagiging higante habang ito ay patuloy nating tinatakasan. Ngunit kapag hinarap natin ito ng buong tapang, malalaman nating nasa isip lang pala natin ang lahat.
Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benamin, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Rosana Villegas, at Susan Robles sa papel na Adelaida. Naglapat na angkop na tunog Jerry Mutia, The Musica Buboy Salonga, Supervision Technical Eric Lucero at Bong Muyar, Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano, sa direksyon June Martin de Gaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.